Marami ang nagulat kung bakit nagkaroon ng tila bigla ang announcement ang kuponan na TNC Pro Team patungkol sa kanilang player na si TNC Bao dahil hindi naman nila inilagay ang dahilan sa bigla ang pagtanggal nito sa kanilang lineup. Sobrang bibihira ng ganitong pangyayari sa isang kuponan kabataang, kaya naman ibig sabihin talaga nito may nagawa na isang malalang bagay ang pro player na ito para humantong sa agarang pagtanggal ng kanyang kuponan. Ano nga ba ang kanyang ginawa at bakit nadamay maging ang kuponan na Blacklist International maging ang mga agents ay nasali sa issue nitong taong ito? Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una sa mga hindi nakakilala kay TNC Bao, abay siya lang naman yung pro player na unang nakilala ng karamihan dahil sa kanyang kwento na talaga namang makakaramdam ka ng awa at paghanga. Ayon kasi sa kanyang naging kwento ay iniwan nga di umano siya ng kanyang girlfriend, kaya lalo siyang na-motivate na maglaro ng MLBB para makapasok sa pro scene. Na kung iisipin mo, sobrang kakaiba nga ang kwento niya kumpara sa iba nating mga pro players, at sa katunayan, sa dinami-rami ko ng pro players na na-interview habay hindi pa ako kailanman naka-encounter ng ganitong istorya. Dahil kalimitan sa ating mga na-interview ay na-motivate silang magdaro at makapasok sa MPL nang dahil sa gusto nilang makatulong sa pamilya, na kung saan ito naman talaga yung pinaka-normal na dahilan ng ating mga pro players. Pero yun na nga, itong si TNC Bao ay tila naging maalat ang naging MPL S12 dahil nakapasok lamang siya sa main 5 noong laglag na nga ang TNC, pero marami siyang napahanga nung nabigyan nga siya ng chance ang makalaban ang kuponan na RSGPH. Pero bukod pa dyan, ang taong ito ay tumigil sa pag-aaral para nga makapag-focus sa larong MLBB dahil pangarap talaga niyang maging main 5 ng kanilang kuponan na TNC. Pero sobrang ganda ng pagdating ng taong ito sa TNC Pro Team dahil hindi lang siya tinuring ng TNC bilang player nito, kundi pinangakuan pa nga siya ng TNC na mismo ang magpapaaral sa kanya kahit pa umabot nga sa puntong magkakaroon na siya ng ibang kuponan. Pangako sa'yo? Kahit ano pong mangyari, di ako haya ng TNC, sabi, kahit malayang ML. To elaborate on that, sinuportahan ng TNC ang pag-aaral ni Bao. Pag bumalik siya ng school, siya ay support. Pero syempre, hindi lang si Bao ang naging scholar ng TNC sa AMA, kundi maging ang ibang mga players nito, pati na rin ang kanilang mga coaches na sagot rin ang pag-aaral. Sa madaling salita, sobrang ganda ng oportunidad na ibinigay ng TNC sa kanilang mga players, lalong-lalo na rito kay TNC Bao, dahil sobrang bibihira o nag-iisa nga lang yata ang kanilang kuponan na may ganitong kayang ibigay para sa kanilang mga players. At dahil kilala mo na ngayon si Bao, abay syempre, dumako na tayo sa naging anunsyo ng TNC Pro Team patungkol sa kanya. Dahil ayon sa kanila, si Bao nga di amano ay hindi na parte ng kanilang kuponan. Pero ang palaisipan nga rito ay ang hindi nila pagsama sa kung ano nga ba ang dahilan sa biglaang anunsyo ng TNC Pro Team, kaya naman lumipad ang aming team para alamin ang sarsa ng lahat ng ito, at dito kami dinala. Biro lang, dito ay nag-post nga si Dexstar ng Blacklist at nag-status nga ito ng best GPM na XP laner, na kung saan tinadtad rin ito ng komento mula sa mga kapwa niya mga membro nitong Blacklist. Kagaya na lamang nitong si Coach Bonchan na nagpasa ng screenshot at ayon rito nakaipon ng 300k sa panghingi ng pang-tuition, ganun-ganon. Nagkomento rin si Ohe, at ayon sa kanya, top 1 GPM yan na, mas mataas pa sa gold laner. At nagbasa rin siya ng larawan ni TNC Bao na may caption na, "Ikaw, oo ikaw, akin na laman ng Gcash mo, send mo sa video ko."
Nagkomento rin sina Haji at Edward at tila nagkakaisa talaga ang mga membro ng Blacklist sa pangyayaring ito. Dito ay marahil nakakunot na nga ang noo mo kung ano nga ba ang pinagsasasabi ng ating mga pro players at kung ano nga ba ang kanilang ibig na sabihin. Ganito kasi yun kabatang itong si TNC Bao ay tila gumagawa ng paraan para makahingi ng pera sa ilang mga fans na parang katulad ng isang screenshot na ito. Yung tipong pati pang bili niya di umano ng foods ay hinihingi niya pa sa mga fans at ayon rin nga sa source ni Coach Bonchan ay ginagamit rin ng dahilan na pang tuition para makahingi rin siya sa iba pang mga tao. At ayon pa nga rito ay umabot na nga di umano sa halos 300,000 ang naipon niya na pang tuition nga di umano mula sa mga fans na gustong tumulong sa taong ito. Pero kung iisipin natin na parang katulad sa naging komento nitong si Rar, maghuyop, Vertes, na kung saan sinabi niyang nakakaawa rin naman dahil ang dahilan pala ay pang tuition ng tao na mapupunta naman pala sa may kabuluhan na bagay. Dito na papasok ang dahilan kung bakit ipinakita ko ang interview ni Mara Aquino kay TNC Bao dahil siya nga ay scholar ng TNC at ng AMA na ibig sabihin walang tuition na kailangang bayaran ng taong ito kung sakasakaling mag-aral na nga siya ulit. At sa katunayan, may mga dahilan pa nga di umano na bukod sa paghingi para sa pangkain at pang-tuition abay meron ring pangyayari na humihingi na rin ng iPhone sa mga fans ang taong ito. Pero syempre, malamang may magtataka dyan kung bakit sa dinami-rami yata ng koponan sa MPLPH abay bakit nakikisausaw pa ang mga membro ng Blacklist na ating na-mention kanina. Abay ito lang naman ay dahil sa screenshot na ito na kung saan shinare ni TNC Bao ang Blacklist M5 lineup at nag-caption ng Black at White Heart na nagpapakita na suportado nga niya ang mga ito. Pero sa kabilang banda ay yung convo na Manila na makita mong pinag-uusapan nila rito yung pag-share ni Bao ng Blacklist M5 lineup na kung saan sinabi niyang, ay, basta, kayo na lang ang magbasa pero ang nilalaman nito ay tila diskarte lamang di umano para magamit niya malamang ang mga fans nitong Blacklist. Kaya naman kung magtataka ka kung bakit nagre-react ng ganito ang mga membro ng Blacklist sabay dahil nga ito sa paggamit sa kanila nitong si TNC Bao para lalong mapaniwala ang mga agents na siya ay sumusuporta sa Blacklist. At sa totoo lang sobrang nanghihinayang ako sa taong ito dahil isipin mo sinakripisyo niya ang pag-aaral para lamang sa pangarap na makatungtong sa pro scene tapos sasayangin mo lamang ito ng dahil sa pera. Isipin mo yung 300,000 na yan, kayang-kaya mo sanang kitain kung nag-focus ka sa pag-grind para makapasok sa main 5 at kung mag-fail ka man bilang pro player abay nakaantabay, sana sayo ang TNC at AMA kung sakasakaling magbabalik ka na lang muli sa pag-aaral. At ang malalapan nito ay tila hindi na sana niya ginawa, pinagmamalaki niya pa dahil may mga screenshot pa nga mula sa GC na tila sinasabi niyang madami siyang pera kahit hindi pa siya mag-ML. Sana all! Sa madaling salita, yung paghingi niya sa mga fans para pangkain, pang-tuition ay burado namang talaga dahil nagmimistulang naging dahilan na lamang talaga niya ito para makakalap ng ganito kalaking halaga na ngayon ay ipinagmamalaki niya sa iba. At sa pangyayaring ito sa buhay ni TNC Bao ay sobrang laking aral nito para sa mga pro players at aspiring pro players natin dyan na huwag mong sasayangin ang oportunidad sa oras na abot kamay mo na ang pangarap ng karamihan. Isipin mo, nando na sana si TNC Bao sa puntong mag-grind at magbabatak na lang sana ng sobra para mabigyan ng break sa papalapit na MPLS 13 pero nawala ng parang isang bula lahat ng ito ng dahil sa salapi. Kaya ikaw, na nanonood ngayon, isipin mong malaking aral para sa iyo ito na walang easy money sa mundo. Lahat dapat yan pinaghihirapan mo. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa biglaang pagpapaalis ng TNC Pro Team sa kanilang XP laner na talaga namang nasayang ang lahat nang isinakripisyo niya maabot lang ang pangarap na MPL.
Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. TNC? Always rise! TNC always rise! Congratulations!